So ito ay mga pure basilan po ito na mga sisiw natin. So yung edad po nito ay nasa 2 months old mahigit. So by the next 2 weeks ay mag 3 months na po itong ating basilan ng mga sisiw. But anyway, yung pag-usapan natin ngayon is ano po ba yung tamang edad na pwede na po nating pakawalan sa ranging area itong ating mga sisiw. So para sa akin, tulad ng ganito na 1 week pa lang ay winalay na natin sa kanilang mga inahing mga manok, 2 to 3 months ay pwede na po nating pakawalan doon sa ating ranging area. So kapag tulad ng ganito na medyo hindi magandang panahon, ulan, init, so ginagawa ko, instead na pakawalan natin sila ay hindi ko muna sila pinakawalan. So kapag okay yung panahon, kahit 2 months old, kahit 1 month old, kahit 3 months old, yan, pwede na po natin sila pakawalan. Kapag 1 month old, pwede natin silang pakawalan, lalo na kung maganda yung panahon. Kung ganito na tag-ulan, kahit 2 months old mahigit, medyo mahirap. Kasi ang kontra lang nito sa ano, sa mga sisiw talaga ay yung malakas na ulan, lalo na may bagyo. So yun yung problema. Pero kapag summer, 2 months old, 1 month old ay pwede po natin pakawalan. Pero sabihin natin the best na edad ng ating mga sisiw na pwede pakawalan ay 3 months old po talaga. Yung 3 months old na edad ng mga sisiw ay kaya na po nilang mag-survive sa ulan at init. Kumbaga mas less na po yung mortality sa ating mga sisiw. So actually doon sa mga probinsya din, kung meron kayo nakikita ng mga nag-alaga ng mga native chicken, kahit this old pa lang ay pinakawalan na po nila. Ang isa sa dahilan doon kasi nga merong sisiw at saka yung inahing manok ay pinagsama ho sila. So yung nag-alaga po ng mga sisiw, yun po yung inahing mga manok. Kaya sa ganong setup ay okay lang po yan, wala siyang problema. Pero yung sa atin dito kasi isang ginagawa kasi natin is mas gusto natin na iwalay natin sila ng mas maaga para magkaroon po tayo ng or mabilis dumami yung ating mga manok. Kasi itong sa atin kasi is binibinta. So unlike sa iba na may kasamang inahin at saka mga sisiw hanggang sa iwalay nila for 3 months, yun kasi siguro is for personal consumption. Pero sa atin na binibinta yung ating mga manok, mas maganda na 1 week pa lang ay iwalay na po natin sila. So yan. So kita nyo naman sa ating mga basila na ito ay natural na ho sa kanila yung paglaki nila. Hindi ako madalas bumibili ng mga commercial ng mga vitamins ho dito kasi medyo magastos. So bakit pa po bibili ako ng mga vitamins dito kung yung klase ng mga manok ito ay mabilis naman silang lumaki. So ito, since okay yung panahon ngayon, dito sa lugar po namin yan, yung iba tinapon ko na doon sa mga bagong install na mga bakod natin, yung net para sa ating mga manok, dyan ko nilalagay. So for 3 months ko dito sa mahigit sa pagsisimula muli dito sa ating manokan yan, nagsimula na rin silang dumami. So meron din dyan mga sampi, no? Sa ganung edad na 2 months old ay actually pag isama pala natin doon sa mga malalaking mga manok ay okay din pala. Kasi kung ano yung kinakain ng ating mga malalaking mga manok, nakisabay na rin yung mahigit 2 months old na edad ng ating mga manok. Pareho na sila ng kinakain. Ayan. So yun nga, sa pag-alaga natin ng manok, dapat magsilik po tayo ng manok na mas madali po natin maibinta at napaka-in demand sa market. So itong mga manok na ito, mga sampin, native chicken, mga basilan. Pero yung minimintin ko dito ng mga pure line talaga na aking mga manok, yun po yung mga basilan. Meron din po ako na ditong mga native chicken na kung tawagin sa atin ay yun po ay mga bisaya na mga manok. Pero hindi sila gaano karami compare po dati sa ating mga manok doon sa probinsya. So halos dito sa mga sisiw ko na ito ay parang mga black ho sila yung kanyang mga color. So yan, nakita naman ninyo na yung iba ng mga sisiw yan,
Ang problema lang talaga nito sa ano, sa mga basilan ng mga sisiw natin, kahit mga sisiw pa lang sila, ay sobrang lakas nilang kumain. Parang wala silang kabusugan. So malakas nga silang kumain, pero mas mabilis yung or mas mabilis yung paglaki ho nila. Ayan, nagsimula na rin ano, dumami yung aking mga manok rito. Actually, mga ano, siguro mga next month, meron naman din akong pakawalan ho dito ng mga almost mga 50 plus na mga sisiw. But as of now, ay hindi muna natin sila pakawalan kasi hindi pa nila kayang mag-survive dito sa ranging area. Kasi nga, ulan at init, may bagyo pa nga ngayon eh. At isa pa din, yung mga kinakain ng ating mga ano diyan sa mga sisiw diyan sa ranging area ay hindi po kayang kainin po doon sa ating mga 1 month old mahigit or magto 2 months old, hindi pa po kaya. So, ang pag-alaga ng native chicken ay mabilis lang po siyang paramihin actually. So ako dito kahit hindi ako gumagamit ng incubator, natural hatch lang po ito. Yan o, ang bilis lang dumami. So ang ano ko lang dito ngayon, yung aking mga breeder ngayon ay nasa 23 lang ito ng mga inahin ng mga manok. Then roster ko ay nasa 8 yung ginagamit ko. But sa aking pagmamanok dito, minimake sure ko talaga na iniiwasan ko po yung mga inbreeding. So halimbawa, doon ako sa ibang farm kumukuha ng mga RTL. Sa iba naman, doon ako kumukuha din po ng mga roster sa ibang mga backyard to avoid sa mga inbreeding, kasi pangit yung inbreeding kasi mayroong mga depicto yung ating mga sisiw. So ito, ang edad nito ay nasa 1 month old mahigit pa. Itong mga sisiw na ito nasa mga 20 plus po ito sila. So yan, sa labas ko na lang sila pinapakain. Una sa lahat is okay naman yung panahon, pero maya maya ay ibalik ko naman sila doon sa kanilang ano, sa kanilang kulungan. So yung mga ano, sisiw pa lang, makitaan mo na talaga yung ating mga basilan na malalaki ho talaga sila compare sa mga native chicken. Although basilan is a native chicken naman ito, pero nabilong sila sa larger genetic group ng mga native chicken. Ako, hindi na ako nagpainom ng vitamins dito. Kasi nga sa mga basilan ng mga sisiw natin, napansin ko ay halos wala silang ano, hindi sila basta-basta magkasakit compare sa mga native na nabilong sa mga smaller genetic group. Tulad sa akin dito, meron akong mga sampin ng mga sisiw, medyo mas malakas talaga yung resistensya ng mga basilan. Kaya nga sa ngayon, sa pag-alaga ko ng manok ngayon, ang magastos lang dito yung feeds. Pero yung kinokontrol ko dito, yung mga vitamins, yung mga gamot nila. Kasi isa din yan sa minsan yung magpalaki ng ating gastos dito sa ating manukan. Sa isang buwan, ang gastos ko dito sa aking mga manok, nasa almost mga 100 plus ito yung ating mga manok. Nasa ano lang, nasa mga 5,000 plus, hindi nga siya nag 6,000. Kasi nga, hinahanapan ko ng paraan kung paano babaan yung ating gasto sa pagmamanok. So, tingnan na lang natin sa mga susunod na mga buwan. Kasi magsimula na rin tayo magbinta nitong ating ibang mga manok na magti 3 months old, magpo 4 months old na mga basilan. So tingnan natin kung may kita ba dito. Although meron naman tayong monitoring at saka inventory sa ating mga manok. Even ni piso ay nililista ko naman. Lahat ng kailangan ng ating mga manok ay tulad ng mga container,
painuman, ano, ganon. So, nililista ko. At ngayong araw naman ay meron tayong mga bagong pugad ng mga sisew. Ito ay mga sampin po ito ng mga native chicken. So, yan. So, sa tingin, sa out of mga 23 na mga inahin na mga manok ko dito, halos sa isang 1 week, mayroong isa na ipupugad. By next week, mayroon na naman. Minsan, dalawa. So, para sa akin, no need na siguro yung incubator para dito. Para din na makontrol natin yung pagdami sa ating mga manok. Kasi nga, kulang tayo sa kulungan. Kulang yung mga breeding pin po natin. Yung iba, kahit kung dumami ito, kahit wala sa tamang edad, baka mawalay po natin o kaya malagay po natin sa ranging area. Kasi magkasakit din po yung mga manok kapag marami na ho sila sa isang kulungan.